we 22 minutes after the hour of 10 o'clock. Good evening! Magandang gabi sa inyong lahat. Ay, ano na po? Kamusta na? Maligayang pakikinig po sa lahat. Hello po. Tawag na 8721-2429. Sabi ni Villamor A. Bass Jr. Anong pangalan mo yun? Villamor o yung Bass? From Ordoneta raw siya. One manong manang. Anay. Pusok. Anay, anay. Nasakit. Naot-ot. Cyril Reyes. Pabati naman ang Bion and Reyes family. Kina Wayson at Chin Reyes from Tagaytay. Eddie Hi. Magandang evening po sa lahat mga pangga. Kamusta naman ang inyong mga buhay-buhay? Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Kamusta kayo? Ayun nga pala, hello kay Nanay Gigi. Nay! Hello! Kamusta ka, Nay? Maligayang bati. Si Jessica, sana mabati mo yung mga kaibigan ko nakikinig ngayon, si Roma, Faye, and Giselle. Thank you. Hello. Ah, may TikTok ako, walang laman. Pero sige, subscribe, follow nyo lang. Oo, oh, bakit? Di ba, ganun kalupit. May caller, si Zara ng Makati. Sa kabilang linya, hello? Hello, Papa Jackson! Ikaw na naman! Eh, hindi nga. I'm sorry, sorry. First time mo tumawag? Actually, nakatawag na po ako sa inyo ng 2010. Sabi ko na eh, ikaw kinalala kita! Hindi mo! Hindi mo na ako naaalala. Hindi mo na ako naaalala. Ikaw ba yung nag-cheat sa asawa? Ay, hindi ah. Joke lang. Joke lang. Joke lang. Hindi po. Papa Jackson, okay lang po ba mag-headset lang po ako? Wag na, malinaw na to eh. Kaya na yan. Okay lang po, mag-headset lang po. Hindi, wag na, wag na. Kasi iba yung tunog sa ere kapag nag-headset. Ay, okay, sige po. Wait lang po. Natry ko lang. Nakasin, ayan, okay na po. Okay po. Hello po. Zara, you are 27 from? 27 po. 27. O bakit? Bulol ba ako? Loko ka! Ay, sorry, sorry. 27 from Makati. Saan ka sa Makati? Apo, ang sabihin ko pa ba? Saan malapit? Malapit po sa Kasinkeri. Malapit ka sa akin. Uy. Yan lang bahay ko eh, Kasinkeri. Okay po. Yan lang, oo. Malapit sa Dian. Alam mo yung Petron? Opo. Yung malapit na ako. Katapat ng, ano, katapat ng... Kay Aling Susing? Oo, malapit na ako dun. Sige po. Yan. Zara! Okay. Anong pinagkakabalaan sa buhay? Artist po ako. Artist? Yes po. Anong klaseng artist? sige po, sabihin ko ba? Sige po, tattoo artist po. Ah, tattoo. May di mo tattoo ka din. Po. May tattoo ka din? Meron po. Madami? Hindi naman po. Ano yung pinakatagong tattoo mo? Kapag ako nilit lang po. Pumasok na kayo! Pumasok kayo! sorry po. Yung mga anak ko po sinundan ako sa labas. Kaya nga po lumabas na ako. Tinulungan lang kita. Opo. anong pinakatagong tattoo mo? Yung kumbaga... May mga tattoo daw kasi na... Pang-display sa tao, may mga tatong para sa iyo lang. Di ba may mga ganun, di ba? Yung wala po akong ganung tato. Lahat ng tato. Siguro sa leg. Lahat ng tato mo ay, kumbaga, para makita ng iba. Yes po. May mga... Leg. Siguro yung pinakatagunak ko na yun, yung leg. May mga tato kasi, di ba, na pang sa iyo lang, may mga ganun, di ba? Yung wala nakakita. Nung mag-jowa siya, yung jowa nakakita, ganun. Wala naman po akong ganong tattoo. Anong pinakamalaking obra mo? Yung ilang dangkal, yung pinakamalaki? Ito pong sa right leg ko. Yung ikaw gumawa? Ako po yung gumawa. Sorry. Pinakamalaking obra ko na nagawa is sa leg din po.
Mula, from thigh to lower leg. Ang laki, ha? Ang lower leg, yes po. Ginawa ko yun ng one session sa competition. Ano yun? Ano tawag nito? Pag gano'n, magkano na yun? Kung gagawin ko po yun, siguro, ano, na, abot ko siya na 80,000. Mamahal din pala, no? Yes po. Depende po sa tattoo studio at depende sa target market. Ah, edi may medyo high-end ka pala. Apo. Ano yung obra mo? Ano yung pinaka-favorite mong ano ginagawa? Realistic po. Like portrait colored. Ah, anong course mo? Fine arts po. Ah, kaya pala. Apo. Oo. Ang galing. Oo. Kasi dati tinrawing ko yung anak ko eh. Mm-mm. Nagbukang punong kahoy yung labas. Sabi ko, parang hindi ako marunong. Nag-drawing din kasi ako ng sketchpad lang. Apo. Talaga po. Oo. Nung, kaya lang ngayon sirano yung kamay ko eh. Hindi na ako makagawin ang diretso linya. Nanginginig na siya. Di ba dati pag medyo pataba-tapa? Actually, nade-develop naman po yun eh. Hindi kasi di ba, nag-gym na ako. Di ba kumbaga yung kamay hindi na siya stable. Pero it can be developed. Ah, talaga ba? Diba, dati kasi, pag maglilinya ka, tutuwid pa ako. Pag magbibilog ako yung circle, kaya ko pang bilog na bilog. Nang walang guide. Talaga ba? Dati, nung... Actually, nakakabilog ako basta merong makakagawa ko ng square na shape, tapos doon, dito, ganito na para. Kasi nung high school ako, medyo nasali-sali din ako sa mga poster making, ganyan. Ah, talaga po. Oo. Oh, that's nice po. Oo, oh, puro mga ano lang. Pero pwede pa rin po i-develop yun, tapos mag-paint ka. Wag na, mag-vlog na lang ako, Teo. Naman po yung katulad ng ano, oh. Naman yung katulad ng painting ni Goma, nakaka-offend. Eh, huwag na pag-usapan dito yan. Oh. Ay, joke lang. Oo, oh, kaya, ang art is objective. Ah, yes. Kung para okay. Sa kanya, di ba, okay yun, at sa mga, may mga naka-appreciate, may bumili, hindi natin pwedeng sabihin na mali yung mga bumili. Oh, hindi naman po mali, pero... Sa'yo lang yan, oh. Personal mo yan. Hindi kita pakikialaman, pero huwag natin pag-usapan dito. Ganon talaga ang buhay, ha? Opo. Parang bitter ka sa part na yun. Hindi naman masyado, hindi po masyado. Oh. Anyway, sige na, magkwento ka naman. Ano masabi mo? May asawa ka na. Yes po. Asa si Mister? Kumakabilang buhay. Ano po, 3 weeks ago po, lumayas na po siya dito sa bahay na. 3 weeks ago? Yes po. Bakit? Gano katagal ka naging mag-asawa? 8 years na po. 8 years. Ilang anak niyo? Production rate lang po, sinusundan po ako ng anak ko. Lumabas na nga po ako eh. Sige. Kuya siya, matulog ka na. Hello po. Sorry po. Hello po. 8 years, ilang anak niyo? Meron po akong anak sa pagkadalaga ko. Yun nga po yung una kong tinawag sa inyo last 2010. Ah, may una ka ng anak? Yes po, sa pagkadalaga ko. 16 years old lang po ako nun. Tapos, nagkaroon po ako ngayon ng asawa. Meron po akong 7 years old na anak. So, dalawa anak mo? Yes po, yun po yung legitimate child niya. Parehong legitimate yan, huwag nating itago naman nakakababa yung mga bata. Okay. Ilan taon na yung panganay mo? Ano po, 10 years old, yung isa po 7. Ah, okay. So bakit 27 ka lang naman? Ano pinagawa niyo mag-asawa? Ba't ka nag-aaway? Ba't ka naghiwalay? Opo, ganito po yun. Noong March po, kasi may tattoo competition. Kasi kakagaling lang namin ng US nitong January. Ang ginawa niyo doon? So, yes, noong February lang po kami naka-uwi dito sa Pilipinas. Ano ginawa niyo? Para sa tattoo competition din po, sa California. Yung asawa mo, tattoo artist din? Yes po, tattoo artist po kami. Okay. Po. Tapos, dito naman po sa, noong March, meron pong tattoo convention sa Thailand. Mm. Hindi ko po inaasahan na sasali na siya doon kasi napag-usapan na po namin yun. Since nakagaling lang namin ng US, saka gastos lang, bukod po sa gastos ng COVID. Mm. So, trinay kong pigilan siya noon kasi wala na akong nagawa kasi sasama po yung dalawang tropa niya. Okay, hold on. Na March, nagpunta kayo ng Amerika magkasama? Ano po? December po. December to January. Ngayon, after noon... February kami nakarating dito sa... Nakauwi sa Pilipinas. Okay. So February... From December to Feb, nilaan yun to sa Amerika, no? Did you win anything, by the way?
Hindi po, pero ang dami namin nakilala, experience. Kumbaga, di ba, lumaki yung network nyo. Apo. Sabi nga nila, your network is your net worth. Di ba? Oh. Ayan, experience po din po, tsaka yung pamamasyal yun. Yung kasama yung mga experience. Anak nyo? Hindi po, dalawa lang kami last time. Oh, hindi yung saya, no? Anyways, banding nyo yun eh. Kanina naiwan yung mga anak nyo? Dito po sa parents ng kasama ko. Okay. Tapos, pagbalik nyo, he was meaning to join another competition. Yes po. Gusto niya po sumali sa, okay, sa Thailand Tattoo Competition. Mm-hmm. Kaso ayoko po sana. Mm-hmm. Then nalaman ko na lang na decided na siyang pumunta. Mm-hmm. Tapos nalaman ko na bakit lang na nakabulit. Bakit mo ayaw? Ayoko po kasi bukod sa COVID na, may issue na ng COVID noon. Kasi galing lang namin sa US para sa competition, gastos lang po para sa akin. Mm, okay. That's where, gaganda na, that's where you're coming from. Diyan ka nanggagaling. Hindi naman po ako nagalit. No. You're not hearing. Listen. Ang argumento mo, kakagaling natin sa gastos. No? That's po, where you're coming yun. From. Yes. Okay. Where is your husband coming from? Anong argumento niya? Para nga po makasali sa Thailand Tattoo Competition. Yeah, ano? But anong argumento niya? Bakit niya gusto? Bakit po ano? Bakit niya gusto? Bakit niya gusto? Kasi sasama po yung dalawa niyang tropa. No. Yan ang gusto mo isipin. No? But what I'm asking you, ano yung personal niyang dahilan? Ba't niya gusto? Ba't niya gustong pumunta sa Thailand? Bakit niya gusto sumali sa competition? Apo, para sa achievement niya. Yeah. Gusto niya manalo. Yan. Yes. Okay. You see, I had to squeeze it out from you para sabihin mo sa akin kung ano yung sagot. No? Yes po, yun talaga. Gusto niya manalo sa competition. So where we're coming from is that gastos lang ito, kakatapos lang. Maybe we can, we can face ourselves, slow down a little bit para sa kanya. This is growth for me. Apo. Okay. Now question. Naramdaman ba niya na kinukonsider mo yung point niya, yung interest niya? Naramdaman ba niya sa argumento niyong dalawa na kinonsider mo yung gusto niyang gawin personally or bastang ayaw mo lang? Hindi po, sinuportahan ko po siya nung time na nag-decide na siya na gusto niya sumali. Nung una, ayoko po. Mm-hmm. Pero, wala naman po akong magagawa kung gusto niya. Mm-hmm. Hindi ko siya pinigilan. Okay. Hindi ko siya pinigilan. Opo. So, nakapunta pa rin siya? Papo, gusto niya po kong isama talaga. Pinipilit niya ako. Sabi ko, hindi mo naman ang kailangan isama para makaless ka din ng gasto. Total, kasama mo naman yung dalawa nating kaibigan. Okay. Go ahead. Hanggang sa nalaman ko na lang na book na siya. Yan, kausap niya nga po yung mismong may-ari ng Thailand Tattoo competition. Kaya mas so, na-push. Umuha ka, bumili siya ng ticket, pero may issue ka na hindi mo nalaman. Parang gano'n. Hindi ko lang po talaga nalaman na set na lahat. Nalaman ko na lang na, I mean, hindi ko nalaman na bago niya iset ang lahat, hindi niya pinaalam sa akin. Nalaman ko na lang na set na ang lahat. Umuha ka naman eh! At nga po, yun nga po. Hindi na nga isa sa akin yun, pumayag na po ako. Mm. Yes po. Kung set na, anong issue doon? Pumayag ka naman. Apo. Aldis po sila doon. Hindi, you're not... Aganda, ano? Zara, huwag mo ligawin yung usapan natin, ha? Tatawang ko yung kilay mo dyan. Pumayag ka na, umuo ka na, tama? As a matter of fact, he asked you to, di ba, to come along, you said no. Ikaw na lang, tama? Apo. Kung naiintindihan ko ng tama, ang kinaiinis mo, hindi mo nalaman na nakaset na ang lahat. Nainis po ko sa part na yun. Pero bakit? Natanggap ko nga po. Okay, oo. Bakit? Natanggap ko na po. Okay na nga po. Hindi, kasi binanggit mo eh. If it's not material, sige na tuloy matapos. Ano pinagawain niyo pala? Naging constant po yung communication namin nung time na nandun siya. Gano'n ba katagal yung mga ganyang competition? You know, 2 days competition lang naman po yun. Pero 5 days po sila nagstay doon. Okay. Ang isa pa po sa naging issue namin that time, yung pagsisinungaling niya sa akin about sa model niya. Pero hindi na din naging issue kasi tinanggap ko na rin po na nagsinungaling nga sa akin yung model niya. Ayaw niya sabihin sa akin. Tapos nagpalit siya ng design niya. Ganito, Zara, dito kasi nagkakaproblema,
Eh, pilitin mo, sabihin sa amin na wala kang issue pero binabanggit mo yung eksena. Kung walang issue, huwag mo magkwento sa akin. Okay, sige po. Okay. Kung talagang walang eksena. So, alam natin meron. Babanggitin mo eh. Sige, hindi ko lang inisyo yan. Okay lang. Sumama lang yung loob ko sa part na yun. Pero, eto na po. Opo, after 5 days nung pag-uwi nila dito is March 16. Mm-hmm. Okay pa, binuko pa siya ng Airbnb. Mm-hmm. For ano, ano ba yun? Yung self-quarantine po. Mm-hmm. Oo, self-quarantine sila ng 14 days. Tapos nung kinabukasan po, March 17, ayaw niya na po kung pansinin. Habang nandun siya sa quarantine? Yes, habang nagka-quarantine na siya. Kinabukasan lang po yun, nag-video call ako sa kanya, binabaan niya po ako. Tapos sabi niya, hayaan ko muna daw siya, give him space daw. Okay. Sabi niya, give me space, ganyan. Kasi may napag-awayan po kami bago talaga siya pumunta ng Thailand. Pero super minimal lang po, super minimal. Eh, sa totoo lang, to be honest, pinigilan ko siya na umalis. Kaya inaway ko po siya. But you said kanina, sinuportahan mo na, eventually. Sinuportahan ko po siya ng mga, sabihin natin yung buong 2 weeks na nagpa-plano siya, sinusuportahan ko na siya, pero nung malapit na, parang, ewan ko po, siguro instinct na parang hindi ko siya dapat payagan. So, ano na po ko, parang ayoko na, sabi ko, huwag ka nang tumuloy. Sarah, ganun na. Sarah, ganun na. Sarah, ganun na. It's either you supported him or you did not support him. You cannot tell me tonight you did support him when you did not. It's just one of two. Diba? Kung merong side tong kwento na to, apo, na inaaway mo siya bago siya umalis, can you really claim you supported him? Yun nga po. Siguro hindi ko because na talaga siya sinuporta. He is really going out of the country to compete. He's not there for leisure activities. He was there to compete. Yes po. Diba? Kung sinuporta mo siya, you will not actually mess up with his sanity. Mm-hmm. Okay. Natalo ba siya nanalo? Natalo po, pero Pilipino pa rin po yung nanalo. Alam mo, hindi ka nakikinig sa sarili mo, no? You are trying to find yung mga minute flaws ng kwento para ma-claim mo na may point ka, no? Natalo ba nanalo? Natalo siya. Wala na kang pakialam kung nanalo, Chinese o Pinoy or Aliman or kung sino man. Diba? That's not apo. Him. Whether somebody else won, ate, diba? It's not him. Proud lang ako kasi Pinoy pa rin po yung nanalo. Nag-gets ko yung part na yun. Diba? But your husband went there, he would love to win for himself. Apo. Diba? Bonus na lang yung Pinoy nanalo. I get that. Yes, yung ating nationalism, I get that, di ba? Pero natalo siya. Yes po. Okay. Tuloy mo yung kwento. Apo. Ayun na nga po. Kinabukasan na pag-uwi niya dito sa Pilipinas, ayaw niya na po kung pansinin. Kasi akala ko nagtatampo pa rin siya sa akin kasi nga trinay kong pigilan siya. Paano mo trinay pigilan? Anong paraan mo? Nag-inartika po, ganyan po. Basta po, ganun lang yung normal na away lang po. Okay. Na huwag ka nang umalis. I'm sorry, I don't know. Pinigilan ko na siya. Hindi ko alam kung ano yung normal na away. Ano yung normal na away? Paano ka nag-away? Siguro, sinabihan ko lang siya na pag umalis ka, pagbalik mo dito, ayoko na. Normal yan? Hindi naman po normal, pero parang... So, galing yan. Hindi sa amin galing yan. Anapot ko lang sa kanya. Diba? This is what you... Listen to yourself. Zara, this is what you told your husband going out of the country to compete, trying to win something for himself, diba? And holding him hostage that when he comes home, mawawala ka sa buhay niya. And yet you claim sinuportahan mo siya. How dare you? Yes. Kasi 2 days bago siya pumunta po ng Thailand, clear ko na lahat. Sabi ko, hindi ko pwedeng hayaan na umalis siya nang may away kami. So, 2 days bago siya pumunta ng Thailand, naging okay na po kami. Sorry ako sa kanya. Naging okay kayo? Naging okay ba siya? Ako pa, tinulungan ko pa siya mag-empake. Naging okay kayo? Naging okay ba siya? Yes, naging okay. Ayun nga pong hindi ko alam. Yung isip ko, na baka kaya hindi nyo na ako pinapansin pag-uwi niya ng Pilipinas kasi baka hindi naging okay sa kanya. Yung ginawa ko. Kasi minsan akala natin pa nagbati, okay na eh. Pero ang tanong, yung tao bang yun, naging okay ba?
Or wala na lang siyang panahon na awayin ka pa kasi time ko, 'di ba? Time constraint eh. Apo. Okay. Hindi kanya pinansin. Nagulat ka siya. Hindi diba? Na. Yes. Nagmangmaangan ka. Oh. Yeah, pero hindi na po, hindi ko na po pinili. Sabi niya lang po space daw po, bigyan ko daw po siya ng space para makapag-isip-isip. Since ito po yung pinakamatagal naming paghihiwalay, simula na naging mag-asawa kami. During this, meron pa siyang 14 days quarantine. Nag-chat kami pero para na lang sa mga bata, sa importante. Pero hindi niya na rin tinatawagan yung mga bata that time eh. Okay. Nung nag-self-quarantine po siya. Hanggang natapos yung self-quarantine. Mm. Napansin ko, ayaw niya lang uwi. Natapos nalaman ko po na parang nalaman ko sa mama ko na kasi yung parents daw niya piniklaim na may lalaki ako. Ayaw daw umuwi nung asawa ko kasi may lalaki daw po ako. Nagulat ako. Kasi niya hinugot yung kwentong yun. Kasi we do have an issue. Saan niya nga ba hinugot yung issue? Pwede po ituloy ko muna yung kwento bago tayo mag-backtrack. Oh, sige. Okay po. Yan. So nagulat po ako na bakit bakit sinumbong niya ako. First time po ng asawa ko magsumbong na issue kami. Kasi kahit anong issue namin sa relasyon namin, never po siya nagsasabi sa kanya. Ganon din naman po ako. Tapos, nagulat ako. Sabi nila ayaw na daw umuwi ni Dado kasi may babae daw ako. At yung parents niya, naging okay doon. Hindi okay na usap ng parents niya. Pero may mga narinig ako na okay na wag ka na umuwi dyan sa asawa mo. May lalaki pa lang. Tinago ko daw po sa kanya ng 1 year. Yung lalaking yun. Wala po talaga. Pero ito po, bago ko ikwento sa kanya yung pinakukugwa niya. After 3 days na dapat nasa bahay na siya, inantahan ko po siya para pilitin. Inantahan ko po siya para pilitin. Mga anak ko po, tumalabas. Saan mo siya pinantahan? Doon po kasi 1 week sila dito sa Airbnb. After 1 week, inaalis na po sila kasi hindi na daw tumatanggap ang Airbnb. So nag-quarantine, self-quarantine po sila sa tattoo shop namin. Wala silang choice kundi mag-self-quarantine sa tattoo shop namin. Another 1 week. Okay. So doon po ako pumunta sa tattoo shop para sundiin siya. Tapos ang dami niya sinabi sa akin masakit pero tinik ko na lang kasi sabi ko baka nga may pinanghuhugutan tong asawa. And you have no idea na nagsasabi siya na masakit sa'yo, you are not ten. May idea na po ako. Alam ko na po na sinabi niya na sa parents niya na may lalaki ako, kaya tell me about it. Ano gusto ko po sanang pag-usapan yun sa bahay. So, pinilit ko po siyang umuwi sa bahay namin that night. Tapos, na-explain niya naman po sa akin na, ayun nga po. Sige po, ibabackpack ko na. Ito po yung pinanghuhugutan niya. Last 2018 po, kung bakit niya nasabi itong bagay na to. Last 2018, nagkaroon po kami ng issue. Kasi, yung time na yun, nag-away kami. Dalawa lang kasi kami sa shop. So, mainit kaming dalawa pag nag-away kami tungkol sa business. Yun lang po lagi yung pinag-away namin. Laging walang third party. Never kami nagkaroon ng third party ng awayan. So, that night, 2018, mga August po yun. Iniwan ko siya sa shop. Nasa Cavite po kami nakatira that time. Iniwan ko siya mag-isa sa shop dito sa Makati. Umuwi ako, nag-grab ako mag-isa ang hindi siya kasama. Tapos natulog siya sa apartment. Inupahan po kami maliit apartment dito sa Makati para just in case nagabihin kami, may tinutuluyan kami dito sa Makati. So doon siya tumuloy. Then backtrack po. Medyo masyado na pong private to ha. One month after noon, August 2018, so nasa September na tayo, September 2018, nagkaroon po ako ng issue sa reproductive health ko. May nakaramdam ako ng kakaiba sa reproductive health ko. So pumunta po ako sa OB-GYN ko. Yes, pumunta po ako sa OB-GYN ko. Then yung OB-GYN ko po, sabi niya may mga test na gagawin. Yes, binigyan niya po ako ng STD test and HIV test. Medyo private na po talaga to, pero ay kasama ko po nun yung asawa ko nun nagpapatest. Ako pinatawanan ko pa nga po yung OB ko. Sabi ko, bakit po kung papatest mo? Wala po talaga. Nakasama. Tapos sabi niya, kailangan mong gawin to, itong test na to.
So, kinagawa ko po that day. Tapos kinabukasan, nag-positive po ako sa isang test. Okay. Opo, hindi ko na sabihin specifically, pero hindi naman ako nag-positive sa HIV. Kasi? Sa ST po. Apo. Tapos, pagka-positive na pagka-positive ko po, umuwi kami sa apartment. Namin niya. Inamin niya na po na may ginawa nga sa a month ago. Kumuha po siya ng escort. Okay. Yes po, kumuha po siya ng escort. So, yes, siya yung nakahawa sa'yo. Group. Opo, yun po yung nakahawa sa akin. Group po to. Nag-group, ano sila. Kasi hindi lang siya yun eh. Apat po sila. Doon po sa maliit na apartment na inaupahan namin. Yes po, apat sila. Tatlong babae, saka siya? Ay, hindi po, sorry. Isang lalaki, dalawang babae. Ay, dalawang lalaki, dalawang babae. Kasi kasama niya po nag-inom nun yung ano eh. Yung kasamahan namin sa tattoo shop. Yung assistant namin sa tattoo shop. Okay. So, kasama niya pong nakapag-inom nun that night. So yun, na-confirm ko po na ganun nga yung nangyari. Tapos, nagdag naman po siya sa akin na huwag ko siyang iwan. So, hindi ko siya iniwan. Pero, ano na po ako nun eh, depressed na ako. Siyempre. To the point na hindi na ako kumakain. Araw-araw, umiiyak na lang ako. Then, one day... That was the first time that he ever cheated on you. Yun po yung first time na nalaman ko. Or first time na nalaman mo. Kasi para, para makapag-group S ka, ibig sabihin... Para makapag-group siya, hindi mo first time yun. Group S? Yes. Yes, I know. Ang dami po nagsabi sa akin na baka maaaring hindi niya to first time. Kasi nga po, paano niya magagawa yun kung first time niya yun? Oko. Wait lang po ah. Sabihan ko lang po yung yaya ng mga bata. Kasi lumalabas na po talaga sila. Bawal po sila lumabas yun. Wait lang po ah. Ate? Please, huwag mo naman palabasin yung mga bata, ate, please. Yung alabas sila dun sa labas nito, usap ako, important. Thank you. Dito na lang muna ako. Ano po, sorry. Ayun po. Nasaan na po ba ako? Okay, yun. Ayun nga. Yes, yung group. Yun, inamin niya naman po sa akin yun. Tapos, na-depress ako. After one month na umiiyak ako, hindi ko na kasi tinayo eh. Iba na po nung isip ko sa sarili ko eh. Tapos, ang taas-taas na insecurity level ko. Umapit po ako nung sa psychiatrist. Para ma-address. Untak pa niyo mouthpiece, Apo, para yeah, ma-address yung para ma-address yung depression ko. Okay. Ano naman po? Naging okay naman. So, yun po yung pinahugutan niya. Then, sabihin na natin, nung nalaman ko, mga after ilang araw lang, absent kami sa shop noon, hindi kami nag-operate ng mga, sabihin natin, 5 days. Nag-cancel kami ng mga clients. Then, hindi na pwedeng mag-cancel kasi ang dami na pong naka-appointment eh. So, sumama pa rin ako sa kanya para mag-tato. Pero siya na lang yung nagtatato that time kasi talaga nag-cancel na ako. Hindi ko na kaya. Okay. Opo. That time, nakilala ko tong guy. May nakilala kong guy kasi client niya po. Full speed yung pinapagawa ng client na to. Ano na? Full speed. Buong brass. Buong kamay niya. Apo, yan yung pinapagawa ng client na yun. Napapansin ko na po siya nung una kasi alam naman yung madalas na client namin, bumabalik siya every week, parang ganun. Hanggang dumating yung November 2019, ay 2019, sorry, 2018 pa rin po yun, na nagkainuman sa shop kasama yung mga friend ko, mga friend namin, dalawa mag-asawa. Kasi parang nangangamusta na rin sila sa amin kasi parang may idea na sila sa nangyayari sa aming dalawa. Okay. So nangangamusta na yung mga kaibigan namin, nakipag-inuman sa amin. That time, pinatatuan yung client na yun. Client X. Basta pinatatuan po siya. Eh di nakijoin siya. After ng inuman, nakijoin siya. Doon ko siya nakilala. Doon ko siya nakausap. Hanggang sa naging friend po kami sa Facebook. Wait lang, nag-inuman? Inuman, sa mismong tattoo shop po namin. But your husband was there, wala? Oh? Your husband was there, wala? Yung ano po, sorry. Your husband? Nandun po ako. Hindi, nung inuman na yan, nandun yung asawa mo? Nandun po yung asawa ko kasi siya nga po yung nagtatattoo dun sa client. Okay. Apo, bali, after nyo lang mag-session, mag-tattoo, demoin na po sila sa inuman namin. Hmm.
Tapos dun ko na po nakilala yung client na yun. Kahit matagal ko na siya nakikita sa shop, hindi ko siya pinapansin. Kasi hindi naman ako, actually suplada po talaga ako eh. Okay. Suplada ako sa mga client, lalo na paglalaki. Kasi ayoko po magkaroon kami ng issue ng asawa ko. Tsaka hindi ko na nature yun na makipag-usap sa hindi ko kilala. So that time, nagiinuman, siyempre, nandun yung mga tropa ko, masaya kami. Nakijoin itong si client. Saglit lang naman po siya nakijoin. And, ayun, kaya po siya naging friend sa Facebook. Pero umalis naman po siya kagad eh. Okay. That night. So yun, doon po nag-start po pagiging friend namin sa Facebook. Okay. Tapos, hanggang sa nasundan po ng inuman ng January 2019. Yun na po yung last na inuman niya sa shop namin eh. Kasi hindi na siya bumalik. Pero yung night na yun, mas close kami. Tapos, nung time na yun kasi I was too vulnerable para mapansin tong guy na to. Yes po. Nung time na yun kasi parang siya lang yung napapansin ko kasi katulad nga po ng sinabi ko sa inyo, hindi ako namamansin ng tao kahit na magbigay pa ng motibo sa akin. Siyempre kasi may asawang tao ako. Hindi po ko ganun. So, yung time na naging vulnerable ako na i-open ko yung sarili ko sa stranger, katulad nga nitong client na to, siya lang yung stranger na pinagbuksan ko ng pinto ko na maging friend sa Facebook, na makachat. Siguro naging too vulnerable ako that time para mapansin siya. Kaya inaamin ko po na ito gusto ko sa kanya. Sabi natin crush. Kasi nakakachat ko siya. Nung nakakachat mo yung lalaki, alam na mister mo nakakachat mo yun o hindi? Hindi po alam. Hindi alam ng mister ko. So, may dalawang session ng inuman. The first inuman, nandun yung asawa mo. Yung yes, pangalawang inuman, nandun rin ba yung asawa mo? Yes po. So, meron kayong mga lihim na titigan ng lalaki that, di ba, unbeknownst to your husband? I guess so. Opo. No, that's a yes or no question. Walang I guess so. Opo. Okay. Tapos. Opo. Go ahead. Yes po, yun. Na-fall po ako sa kanya. Inaamin ko po na napakarupo ko ng time na yun. Na mamaya na yan. Ano nangyari? Ano po? Ako, wala. Ganun lang talaga. Naging close po kami. Tapos, nag-open na ako. Hanggang sa nag-open na ako ng problem ko sa guy na to. Tapos, ayun nga po. Diba January yun? March, nag-open kami sa trabaho niya. Sinantahan ko siya sa trabaho niya, lasing ako noon. To talk to him lang. You went to the guy? Opo, pero may kasama po ako noon. I went to the guy, may kasama ako noon. At in-entertain niya ako saglit, pero may trabaho kasi siya noon. Who are you with? I'm with my best friend. Okay. Opo. You were drunk? Wait. I was drunk. You went to the guy? Yes, I went to the guy. Was that the first time that, pinuntahan mo yung lalaking sa trabaho niya? Pinapaste time ko pong ginawa yun kasi lasing na lasing ako nun. Hindi ko na po ma-explain yung feelings ko sa kanya. May feelings na talaga ako sa kanya. Inaamin ko po yun. Okay. Anong trabaho ng lalaki? Public, food service, ano ba? Bartender. Okay. Yun. Tapos I went to him. May kasama naman ako. Hindi nila ako na-entertain masyado. Siguro. Umamin ako sa kanya. Tapos kinabukasan, umuwi naman po kami kagad nung friend ko. Tapos kinabukasan ngayon, ginose niya na ako. Ghosted me na. Wala na. As in, binak niya na ako sa lahat, ganun. Tapos, April, nakonsensya na ako, inamin ko na po sa asawa ko lahat. Hold on. You went to the guy. Kanina you said something, naging marapok ka na. Anong basis mo saying na naging marapok ka? Naging marapok po ako kasi, full agad ako. Kahit na wala naman kaming pinagsamahan, usap nga lang, pinagdadamot niya pa sa, hindi nga siya pala reply sa akin eh. Na-realize mo na ang hirap pagdugtungin yung part na suplada po ako, dun sa part na meron ka lalaki na tinitext, hindi ka nire-replyan, pero walang namagitan sa iyo maliban sa kwentuhan na halos ayaw ibigay sa'yo. Nare-realize mo na mahirap pagdugtungin yun, and yet you claim suplada ka. Yes po. O, siguro mahirap nga po, hindi ko nga po alam kung paano nangyari. Okay. Opo. Totoo, suplada po talaga. Nagpunta ka sa bar. How did you learn about...
How did you learn about the ano, yung work ng lalaki? Eh, nasa Facebook niya. Opo, nasa Facebook niya. Tapos nakakapag-usap kami. Tapos nung nag-inom kami, nag-usap kami. Opo, nalaman ko yung ibang info niya. Naging kayo ba over Facebook? Facebook, wala po. Hindi nga siya nagbibigay sa akin ng kahit konting motibo. Siguro mabait lang siya sa akin. And I take it na parang inisip ko siguro may gusto din sa akin to. Pero I know, wala talaga. Wala po talaga. Siguro naging marupok nga lang po ko sa attention ng iba that time. Kasi nga, kinailangan ko rin. Okay. Opo. Kasi talagang depressed po ako noon. Inisip ko na wala na talaga kaming pag-asa ng asawa ko eh. Noong time na yon, parang ayoko na. Nag-i-stay na lang ako para sa pamilya namin. And I feel dirty that time. Sobra, sobra po. I feel dirty. I feel betrayed. I feel insecure. Lahat na. And that time, yung guy na yun lang po yung nag-open sa akin ng hand para magbigay ng... Ah, hindi ko alam eh kung paano nangyari. Basta po na nagkagusto na lang ako sa kanya. Okay. Gusto ko lang ano sabihin sa'yo ah. Kasi... You know, well, I don't have to apologize na prank ako. Ano, pero, apo. Your claim, hindi kasi consistent yung kwento mo ate. Ano, ganito, alam mo ate, kung nalulungkot ka, di ba, na-depress ka kasi binalangyan ka ng mister mo, and you did something. Who are we to judge sa part niya? Kaya lang kasi ito yung kwento mo. Ano, ang kwento mo kasi, halos ayaw kang bigyan ng lalaki ng kahit anong attention. Ikaw lang yung na-fall, vulnerable ka, that's your term, di ba? Pero you're, at the same time, you're claiming na nag-open, siya lang nag-open sa'yo. Hindi ko mag-gets eh. But anyway, tuloy mo yung kwento mo. Yung sa chat, pag nag-chat kasi kami, nagre-reply naman siya sa akin. Pero hindi kasi ako maniniwala sa part na, Zara, hindi kasi ako maniniwala din sa part na nag-usap kayo at yung usapan ninyo ay friendly conversation at a fall ka. Hindi kasi ako maniniwala dun eh. Sige po, siguro nga hindi ganun ka-friendly conversation siya mag-ano. Diba? Bitaw sa akin yung siya ng salita. Siguro kaya nga, ganito, I might not know you, ate. I might believe, ate, na suplada ka nga. Diba? Pero, didiretso yung kita ngayon, no? Para ma-fall ka, tinrabaho ka ng lalaking yan. Huwag mo kong lokohin. Ano po? Para ma-fall ka, tinrabaho ka ng lalaking yan. Pina-fall ka niyan. Whether sabihin natin for your benefit na biktima ka na pina-fall ka niya because you were already vulnerable, pero tinrabaho ka niyan. Don't tell me na, suplado nga po eh, kayo, ayaw nga po akong bigyan ng info, kayo may nakakapag-usap lang mga friends, hindi niya ako kin-entertain. No, that's not entirely true. Hindi, totoo po. Kasi naging friend po talaga kami. Nung inuman po, dun kami nakapag-usap. Pero sa chat, suplado po talaga siya. Tuloy mo na kwento. Siguro na-fall ako sa kanya personally. Noong time na, yung huling beses na nag-inom kami sa shop namin. Kasi kung bibilangin ko yung kwento mo, Zara, na-meet mo ito na lalaki 3 times lang eh. Na-meet mo siya several times kasi tinatuan sa shop ninyo. Pero yung kwento, ang tatlo lang. Mm-hmm. Unang inuman, pangalawang inuman, and the last time you went to the bar. Tama? Yes. And that was enough for you to fall? Suplada ka? I think so. Okay. Suplada ako. Pero siguro naging marupok lang po ako that time. Alright. Sa kanya. Ewan ko bakit sa kanya lang. Okay. Ewan ko rin. Tuloy mo na yung kwento ba? Ayun po. So yun yung pinanghuhugutan ng asawa ko kasi, di ba, March po ako pumunta sa guy. That was the last time na huli ko nakita tong guy. Tapos, hindi niya na ako, ginawas niya na ako, hindi na ako sinat, ganun. Tapos, noong April, 1 month lang din yung pagitan, nag-amin na po ako sa asawa ko, inamin ko lahat. Kasi na-guilty na ako. Sabi ko, kahit naman may kasalanan sa akin tong taong to, karapatan niya malaman yung totoong nararamdaman ko. So I admitted na na-fall po ako dun sa client na yun. In-admit ko po sa kanya. Noong una hindi niya matanggap, tapos yun, in-admit ko po yun, kinabukasan lang din, tinawagan niya tong guy na to. Mm-hmm. Pero hindi ko na alam kung ano po yung pinag-usapan nila. Nag-usap sila. Tapos etong guy, totally, blinak niya na po ako sa lahat ng account niya. So blinak ka ng lalaki na tinawagan siya? Opo, sa lahat ng account. Kasi nung una, blinak niya lang ako sa Messenger. Okay. Tapos din, after nun, wala na.
Wala na po talaga, hindi niya na ako sinat. Yun po yung pinahugutan ng asawa ko na nagkaroon ako na... Nabasa ba ng asawa mo yung chat din yung lalaki or you were able to erase everything after a chat? In-erase ko po lahat. Wala po siya nababasa. Okay. Alright. Apo, yun po. I-continue ko na po yung kwento. Kasi nga po yung sinumbong niya sa akin sa parents niya na may iba akong lalaki. Ang masakit lang po dito, ang pagkakasabi niya kasi 1 year kong tinago sa kanya. Kasi 2020 na eh, diba? Parang 1 year ago na yon. So, nung April po, ay March pa lang, sinabi niya na sa parents niya na kaya ayaw niyang umuwi, kaya gusto niya mag-self-quarantine kasi ayaw niya na po sa akin. Ayaw niya na sa akin kasi meron daw akong tinago sa kanyang lalaki. Na 1 year ko daw tinago. And that's not... Hindi po talaga totoo. Wait. Okay. Kalimutan mo yung 1 year tinago, ano? It's for him to assume things. Po? It's for him to assume things. Remember, wala siya nabasa ng chat, di ba? Wala po. Ang inamin mo lang sa kanya, yung alam mo kaya kanyang patawarin. Wait a minute. Yun lang naman po talaga. Yun lang naman. Zara? Okay, stop. Yes. Okay. Opo, sige po. Sige. Alright. Now, whatever it is, di ba, kahit na totoo ka mukha ng ice pick dito, naniniwala ako na meron kang hinimay sa kwento niya. Hindi ang buo. Di ba? Talaga ba? Sige po, opo. Okay po. Inamin mo yung kaya mong paliwanagan, period. Mm-hmm. Yeah, sige po. Gano'n na nga lang po siguro. No. Ay, opo, sige po. Okay. Ganito, ano? Kasi alam mo, Zara, hindi kasi nagdudugtong yung part, no? Kasi may point ka naman eh. Malungkot ka eh. Alam mo, when we are hurt, we do stupid things. Naiintindihan kita. And you did something stupid. Opo. Naiintindihan ka sa point na yun, no? Kaya lang kasi ngayon natin, no? Ang pang pinanggagalingan mo, masama loob mo na sinabi niya, no? Doon sa nanay niya na 1 year tinago, which is hindi naman. You're trying to bank into one detail, di ba? That's not the complete picture of everything. Yung bang pagkatago, yung bang pagkatago niya ng one, ng, yung bang pagkasabi niya ng 1 year mo tinago sa kanya, yung bang kinasasama na loob niya? Hindi yun. Kung mali siya sa partner natin, that does not describe whatever he is feeling entirely. And you're not paying attention. Siguro nga. Opo, yes, I got it. I got kumukuha it ka na ka rin, ang pwede mong pangaturanan eh. Gusto mo kumamin na mali ka, pero defensive ka. Ayaw mo recognize na mayroon siyang pinagdadaanan. You were hurt. Opo. You were hurt. You did something stupid. He is hurt. Pero ginijustify mo. Opo. Come on, man. Ito na po. Tuloy ko na lang po. Okay lang po. Oo naman, Diyos ko naman. Go to the house, okay po. Sige po. Yun nga po. Na, siyempre, alam ko pong na-hurt ko siya sa part na yun. Kahit naman po sino ma-hurt dun. Sabihin na natin parang po kaming na-hurt sa mga ginawa namin last year. Ito na nga po. Inauwi ko na po siya dito sa bahay. So, nagkaintindihan na kami. Ang masakit lang po dito, pumayag po siyang uwi. Kasi sabi niya, bigyan ko daw siya ng space pag nandito na kami sa bahay. Huwag ko daw siyang kausapin, huwag ko daw siyang tabihan. Kung hindi importante yung sabihin ko, huwag daw ako magsalita. Hayaan ko lang daw siya sa gagawin niya. So, I took it all. Sabi ko, sige, okay, basta umuwi ka. So, pinauwi ko po siya. Actually, tatong oras po ako nakipag-usap sa kanya sa hagdanan ng aming chat para lang mapauwi ko siya. So? Opo. Tapos, ayun, ang dami niya din po kasi nasabi sa akin masasakit na salita. Pero hindi ko na lang po sasabihin. Gaya ng? Gaya ng wala daw akong kwentang asawa. Masakit siya? Masakit po sa akin yun kasi alam ko na binigay ko po yung best ko eh sa kanya eh. Simula nung day one namin. Alam ko po yun. Mm-hmm. Kaya wala po siya masasabi sa akin. Nagkamali man po ko. Can I ask you a question? Nung nagkakalandian kayo nung naging lalaki mo ate, was there ever a time that you said something negative about your husband? Ano po? Sorry. Was there ever a time you said something negative about your husband? Nagsabi po ba ako ng negative? Sa lalaki? Wala po. Never po ako nagsabi dun sa lalaki ng negative about husband. So, sa madaling sabi, nilandi mo yung lalaki nang hindi mo pinaparamdam sa kanya kung bakit mo pinagtataksilan yung asawa mo na siya nagtato sa kanya. Magkadugtong yung kwento. May opo, sense? Opo. I got you po. Nararamdaman niya na din po siguro nung time na yun na... At not a single chance the guy asked you bakit yung nakikipag-chat sa kanya, e may asawa ka? Hindi po. Hindi niya po talaga tinanong. Wala po siyang tinanong, pero... So the guy was so uninterested about you and you fell in love?
Yes po. Yung kinukwento nito ha, may lalaking dumating, 'di ba, doon mm-hmm. sa shop ninyo, tinatuan ng asawa mm-hmm. mo, nakainuman ninyo, at nung time na lalaking 'to became a part of your universe, ano man ang naging role niya ate, you were mm-hmm. vulnerable. You fell for the guy kasi magka-chat kayo ng palihim. Alam nung lalaki mm-hmm. na ka-chat mo siya ng palihim kasi alam niya may asawa ka, tama? Apo. Alam nung lalaki, maliwanag yan. You cannot lie on that. Yes, alam nung lalaki yon na kayo nung asawa mo, ay hindi alam nung asawa mo, nakachat mo siya, tama. But the guy never hindi. Asked, uy, baka makita ng asawa mo to. Hindi po siya nag-a-ask ng ganun. Okay. Na baka makita ng asawa ko to. Wala, hindi niya in-ask. Hindi niya po in-ask, pero nagsabi na po ako sa kanya that time na mga problema namin. Pero hindi ano naman ako... Ano problema sinabi mo sa kanya? Actually, sinabi ko po sa kanya yung pangbababae ng asawa okay. ko. Okay. Yun po. Ang naging kakwentuhan ko po kasi siya, siguro kaya ganun, na binibigyan niya ako minsan ng oras para kausap ko. Siguro kaya po, na-fall ako sa kanya. Tsaka yung personality niya kasi, siguro, I like it that much. Alright. Yes po. Yun nga. Test ko na po ulit. So, yun po yung pinahugutan niya. So, nung pag-uwi niya po dito, pinaramdam niya talaga, pinaramdam sa akin ng asawa ko na wala na talaga. Na parang nandito na lang siya kasi kailangan niya umuwi dito sa bahay. Nandito na lang siya para sa mga bata. Talagang naramdaman ko na po yung pagiging wala namin. Yung pagiging walang gana niya sa akin. How did you feel? Kasi, how did you feel about it? Sobrang lungkot po. Siyempre, kayo po ba na matutulog ka? Hindi na siya natutulog ng sabay kami. Although, trinay ko mag-adjust na matulog na lang ako na madaling araw para sabay kami. Pero hindi, ayaw niya rin nagagalit siya sa akin. 2 weeks po yun na ganun siya, na hindi niya ako sinasabayan. Alam niyo po yung parang feeling ko na ginagamit niya na lang ako para usan. Parang ganun, kahit asawa ko, feeling ko ako pa yung for granted niya. Parang ganun po. Tapos, two weeks na yon na ginanon niya ako. Pumunta po ako sa shop namin to communicate with my psychiatrist kasi meron po akong consultation. Hello? Yep, I'm here. May consultation po ako that time sa psychiatrist ko. Eh, mabilis po ang internet sa shop kaya pumunta po ako sa shop namin. Mm. After we talk ng psychiatrist ko, nag-open po ako ng PayPal account. Mm-hmm. Connect ko lang po kung ano yung mga pumasok na transaction kasi ang tagal ko nandiyan nag-check. Mm-hmm. Nagulat ako kasi meron po yung transaction doon na 10,000 baht. Baht is in sa Thailand po. Mm-hmm. Na nakapangalan sa isang babae. Okay. Na Thai. Mm-hmm. So nasa 17,000 pesos po yun. Mm-hmm. Nagulat ako kasi noong time na yun wala namang kaming naging kliyente kasi sarado kami. Was 1 month na. And he was the only one who was in Thailand? Opo. Mm-hmm. Tapos, dahil po kagad ako to confront him. Mm-hmm. I confronted him. Sabi ko, sino to? Sabi niya, kliyente, nagwapa po siya ng parang, sabi ko, can I see the transaction, yung kahit yung conversation niyo lang ng kliyente to na may nirefund ka talaga sa kanya. Kasi sabi niya, nirefund niya daw yung perang yun kasi hindi daw natuloy. Mm-hmm. Wala po siya maipakita sa akin. Mm-hmm. That time, sabang lakas na po ng kutub ko kasi ramdam ko na siya, nakaraan pa ramdam ko na siya na merong something. Mm-hmm. So, napataas yung boses ko noon. Sabi ko, huwag mo kong gawing tanga. Hindi ako tanga. So, nagtinginan yung housemate ko. Nagtinginan sila. Kasi nabigla din ako eh. Inaakyat niya ako ng kwarto to talk. To talk privately. Then, nung wala na po siyang masabi, wala na siyang palusot sa akin, inamin niya na po. Na meron po siyang nagustuhang babae sa Thailand. Within 5 days of his stay there, mm. Perong babae na nagustuhan niya. Yung pong babaeng yun, yung kapatid ng model niya. Okay. Actually, kambal. Tapos, sabi niya, pinakita niya po sa akin yung picture. Alam niyo po, sobrang sakit kasi sabi niya, imbis na mag-sorry sa akin or what, dinipend niya pa po yung babae. Ang sabi niya, maganda naman eh, gumana. Actually, sinabi niya na wag na akong manggulo kasi yung babae niya, yun daw po yung nagpasaya sa kanya sa buong stay niya na wala ako. Sa buong self-quarantine niya na wala ako. Sabi ko, paano ako? Kasi hindi mo naman ako kinukontak. Sabi ko sa kanya, nung time na wala ka dito, nung time na nag-self-quarantine ka, ayaw mo ko usapin, sabi mo, bigyan kita ng tape. Talagang trinay niya po na pumayag ako sa ganung setup.
Then after that, nung nahimasmasan na ako, actually nag, ano po ako nun, nag-emotional breakdown ako. Gusto ko na talaga magpakamatay, naghahanap na ako ng kutsilyo. Hindi ko na po alam. Actually, tinigilan niya lang ako, pero wala na yung lambing. Alam niyo po, wala na yung pagsisisi niya. Sabi niya na lang tanggapin ko na. Okay. Then kumalma ako, trinay ko ikalma yung sarili ko, kumain ako kasi ilang araw na ako hindi nagkakain eh. That time, kasi nga nasaktan na ako sa mga ginagawa niya sa akin, sa mga pinapakita niya sa akin. So kumain ako, nung nakapag-isip-isip ako, inad ko po yung babae sa Facebook kasi nakita ko yung pangalan niya noong time. Ay, naku. Ano may babae? Tay? Tay yung babae? Tay po, Tay. Nakita ko po yung name niya nung pinapakita sa akin ng asawa ko yung pictures niya. Kasi hindi naman ako nag-ask na ipakita niya yung picture ng babae. Siya na lang yung kusang loob na nagpakita sa akin. So nakita ko yung name. Sinerge ko kagad sa Facebook, then I added her. Inad ko po siya, inaccept ko kagad. Wow! Pakinaantay ka talaga. Agad-agad po yun habang kumakain ako. Minutes lang po, or seconds nga lang ata, bumaba yung asawa ko ng hagdan, bumaba siya sa akin habang kumakain ako, sabi niya. Tumitig lang siya sa akin. That seated, alam ko na. Sabi ko, bakit? Niya, bakit? Sabi ko, inad ko lang naman na. Sure ka, inad mo lang ha. Huwag mo siyang i-message ha. Ginanon po ako. Nag-init na rin tayo nga ako. At parang sabi ko, oh my God, parang this is below the belt. Parang grabe na yung pagpapak niya sa akin. Sabi niya, huwag ko daw i-chat. Sabi ko, inad ko lang naman. Huwag mo i-chat ha. So, may ibig sabihin, sa ganyang tono, diba? Sa ganyang tono, he is protecting the girl. May something sa kanina. Yes. Ah, okay. He is protecting the girl. Yes po. Kasi nagsumbong yung girl sa kanya. Sabi ko, how did you know? Paano mo nalaman na inad ko yung girl? Nagsumbong siya sa akin. Sabi niya. Ah, magkausap pa rin sila. Yes po. Nagulat ako nung sinabihan niya ako na huwag kong itichat yung girl. Oh. Sabi ko, hindi ko itichat na ako manggugulo. Alam niyo po, bigla ko natauhan bakit ko sinabi yun. Bakit ako pumayag na hindi ako manggugulo. Bakit ako pumayag. Mm-hmm. Kasi na-realize ko na asawa ko yun. Yan, o. Then, after ko kumain, umakyat na siya ulit kasi nagsabi na ako ano na... Ano ulam mo na? Ulam mo na? Ano po, nagkikita po kasi ako noon eh. So egg and ano lang. Egg and ano lang, pork chop. Yung kinakain ko noon. Sorry Papa Jackson kasi alam ko ano kayo vegan kay... Sige lang, carry lang. Opo, so, yun po, natin pag-usapan yun. So pinababa ko siya ulit nung nahimasmasan na ako sa pagkain ko kasi nagkapi ako. So lumakas na yung loob ko. Sabi ko, halika dito. Hawak-hawak niya yung phone niya nung bumaba siya. Halika dito sa sala, pinaupo ko siya. Yan ka lang, sabi ko. Magpupus ako kasi meron akong screenshot nung ano eh, nung babae, may screenshot po ako nung PayPal transaction nila. Sabi ko, ipapakalat ko to ngayon kung hindi mo papakita sa akin yung conversation. Kumbaga, blackmail ko na po siya. Okay. Pakita mo sa akin lahat ng conversation nyo. Kasi na-curious na ako kung paano nag-start eh. Kasi yung isip ko, baka nag-start na to bago pa siya pumunta ng Thailand. Okay. Kaya talagang kating-kating siya pumunta ng Thailand. So, hindi ko po naisip kasi nung time na yun na may iba pang way para makapag-communicate. Ang iniisip ko lang messenger kasi messenger lang naman po lagi yung ginagamit ko. Uh-huh. So, yung messenger niya lang that time yung tinignan ko. At confirmed na sa first pag-uusap nila, ang pinaka-nakakapagpakalam po, parang close na sila. Uh-huh. Ang una po kasi sinabi ng asawa ko dun sa chat. March 16 po yun yung pagkadating niya dito sa ano. Hi, I'm already here in the Philippines. Nandito na ako sa airport, parang ganun. Can we go out? When I come back there, I will come back there after lockdown. Sabi gumanon? Sabi ng baba. I will come back there after lockdown. Can we go out? Can we have a dinner? Parang may mga ganun-ganun pa. Sabi ng babae, yes, can. Nagulat ako kasi bakit can agad? Tapos yun, nakita ko na yung mga talagang naglalandian na po sila. Nililigawan niya na po yung babae. Then, they are talking about weed. Ano? Weed. Yung MJ po, MJ. They are talking about weed. Weed? Kasi, yung opo, yung asawa ko po, hindi nang gaganon. Okay. Kasi yung babae po kasi addict sa ganon. So parang ano na yung asawa ko. Kasi po yung asawa ko, alam niya po, nagaganon na siya ngayon para lang sa babae. Okay. Yes po. Then yung, nalaman ko din po na yung perang binigay niya na 10,000 baht, is parang ano, pambili ng babae ng weed kasi naubusan na siya ng stock ng weed. Kasi, nagbebenta siya ng weed. Uh-huh.
Kasi yun lang po yung pinagkakakitaan niya daw ngayong lockdown. Saka wala pong trabaho yung babae. At isa pa pong sa nasipan ko, may asawa din po itong babae na British at ay... Okay, payag. British po. Kaya nga po Richards pala yung apelyido. Ate, alam mo... Oh my God, sabi ko! Unti-unti mo na ano... Alam ko naman sinasadya mo. Tapos talaga. Basta po, yung apelyido ng babae. Well, hanggang then. Ngayon, hindi nga pinapalitan sa social media. I know what you're doing, ha? Oh, hindi mong nilalatag yung pagkatao sa mga babae. Don't do that. Hindi po, sorry. Hindi, nabigla lang talaga. No, you did that. Okay, tuloy mo. Okay. So, ayun po. After that, na pinakita niya sa akin lahat ng conversation nila, talagang, ano po, ang sakit-sakit. Kasi, first time kong makita na may kalandi ang iba yung asawa ko. Pero inisip ko, ganun pala siya kung may kalandi ang iba. Kasi ang tagal na namin hindi ginagawa yun. Siyempre, ilang taon na po ba kami, 8 years, hindi na namin ginagawa sa messenger yun. Parang nagulat na lang ako na ganun pala siya makipaglandian. Talagang todo po. Tapos, parang hook na hook siya sa babae, patay na patay po talaga siya sa babae. Then after that, sabi ko, umalis ka na dito sa bahay. Hindi ko kaya itong ginawa mo. Ayaw niya pong umalis, lang bang matiga? Sabi niya daw ko, alis. Dito lang po. Sabi niya, tsaka yung babae, hindi naman ako pinapansin. Hindi pinapansin, pero nire-replyan ka, sabi ko sa kanya. Tapos, balak mo pang... Ay, di ba, ganyan din mo yung kwento mo doon sa lalaki? Hindi ka rin pinapansin. Actually, hindi naman po ako ganun makipag-usap doon sa lalaki. Iba po talaga. Ayaw mo na, kwento mo yan eh, di ba? Alam mo, okay. Di ba? Nakukuha mo yung kung saan ako nanggagaling ngayon, di ba? Okay. Nagigets kita eh. Your husband is stupid enough, has been cheating on you, and he's stupid enough, di ba, na hindi, he cannot cover his tracks. Tama? Apa. Ang pagkakaiba nyo lang, may ebidensya yung kanya, yung sa'yo, wala kwento mo lang. Hindi po. You don't have a cleaner hand than him. Okay, tuloy mo na. Okay. Tapos, yun, tapos may balak pa silang pumunta ng SG, Singapore na ilibring yung babae. Ganun yung mga ganong usapan na lang po. Tapos, hindi ko na napigil yung sarili ko dahil ayaw niya umalis ng bahay, nag-post po ako sa Facebook. Pinost ko yung picture ng babae at saka yung PayPal transaction nila. Sorry, nabigay ako. Apo, yung PayPal transaction nila. Tapos, kinabukasan po nun, kinontak na ako ng babae. Apo, clear sa akin ng babae na walang namamagitan sa kanila na kesyo ang sinabi po ng asawa ko is matagal na kaming hiwalay. Ang pagkakasabi pa nga po, parang 3 years na daw kaming hiwalay. Okay. So, opo, yun sinabi. So, ako naman naniwala. Tapos, parang, hindi naman siya totally nag-apology. Hindi siya directly nag-apology. Mm-hmm. Pero, parang ganun na rin po kasi yung nangyari. Parang, ni-make sure niya na block daw lahat yung asawa ko. Okay. Sa lahat ng social media account niya. Yung asawa ko naman po, kinabukasan, kinontak din ako. Pero umalis na po kasi siya sa bahay eh, nung nag-post ako. Mm. Napilitan siyang umalis. Because you asked him to leave, tama? Po? Because you asked him to leave. Yes, I asked him to leave. Diba? Because tapos you hated his guts too much. You hate his guts. Hindi ko umalis. You hate... Tinapos niya akong ganun. Apo. So, nung nag-post ako, umalis siya. Effective. Tapos, kinabukasan, kinukontak niya po ako, sorry na sorry, ganyan. Lahat po ng apology, sinabi niya na sa akin. Tapos umuwi siya dito para makipag-usap sa akin personally. Ako naman si Tanga, pumayag agad ako na umuwi siya dito. So yun, trinay po namin ayusin. Okay. Agad-agad, kinabukasan lang. So sabi niya, nag-isita daw siya, ganun-ganun, lahat po, lahat ibibigay niya para na mapatawad ko siya. Okay. Ang dami niya pong pinangako sa akin. So, tumayag ako. Siyempre, para na din po sa mga anak ko, ayoko din masira yung pamilya natin. Tumayag ka kasi gusto mo siya. Matay mo ba? Yes, totoo. Tumayag ako. Tapos, Tapos, okay na. Sa mga after ilang days, hindi ko po siya pinagpapansin. Siguro pinansin ko na sa mga after 5 days, ganyan. Naging okay na kami. Unti-unti, the whole month, yun po, 1 month ago, the whole month, sobrang sweet niya. Akala ko back to normal, mas okay pa kami sa all right, parang ganun. Mas okay pa kami sa dati. Mm-hmm. Hello po. Sige lang, I'm listening. Jackson, tumawag siya. Tumatawag siya. Ano gagawin natin? Wala po.
nireject ko. So, ano, baka nakikinig siya Papa Jackson eh. Well, we will know. We will know if the tone of your story will change. Tuloy mo na yung kwento mo. Sige po. Sorry na, ano ko, na-distract ako. So, ayun, akala ko okay na kami. Mm-hmm. Hello po? Yeah, I'm here. Kumatawag. Hello po. Yeah, put me on call waiting. Jackson? Yeah. Dr. Jackson? Yeah. Ayun na po, ito. Sige, okay na po. Dahil man, so, from April to May, ano ba yun? Kailan ba siya umalis? May 18 po. From April 18 to May 18, halos sumakto po eh. May 18, nahuli ko na naman po sila, Papa Jackson. I'm here, hello? I'm here, yeah, I'm here. Apo, apo. Yes, nahuli ko na naman po siya. Mm. Na nakikipag-communicate doon sa... Same girl. May-ari ng Tattoo Expo. Okay. Sa may-ari ng Thailand Tattoo Expo. Mm. Nakikipag-communicate siya doon para mag-bigay, mag surprise. Magdahanda siya ng surprise. Kaya pala sabi ko, bago ko siya mahuli, ang dami pong nawawalang pera. Mm-hmm. Dirilito niya ako sa pera namin. Tapos yung mga kinita ko po sa t-shirt selling kasi meron akong fundraising na ginagawa. Mm-hmm. I'm selling t-shirt para po sa, for ako. Mm-hmm. Tapos yun na yun, na cash, wala po siyang naibigay sa akin. Dirilito mm-hmm. niya ako sa pera. Tapos sabi niya, nagbayad siya ng Meralco bill namin na umabot mm-hmm. sa 15,000. Tapos ngayon nalaman ko wala po siyang binayaran kahit isang bill. Palagang nag-ipon lang siguro sa fund para magawa yung birthday surprise niya dun sa babae na which is alam kong natuloy. So yun nga po, May 19, wala na siya dito sa bahay. Umalis na siya ng kusang loob. Hindi ko po siya pinaalis ha. Okay. Umalis po siya ng kusang loob dito sa bahay. Mm-hmm. Hello po. Yeah. Apo. Tapos, yun, until now, hindi na po siya nagsusuporta sa amin. Tapos, nahuli ko na din po siya sa IG kasi nilagin po yung IG niya. Yung IG account niya po kasi, ako po yung gumawa nun. So, alam ko kung anong email nun. Antang ako lang na hindi ko po agad yung access. Nag-uusap din po pala sila sa IG. Siguro matagal na. Deleted lang lahat ng convo. So, noong time na nilagin ko po sa phone ko, hello, nakikita ko po kung paano sila mag-uusap. Alam niyo po, tiniis ko na lang yan para sa evidence. Okay. Then, after that, kung hindi ko na pumasikmura yung pag-uusap nila sa IG, binawi ko na po yung IG na yun. Kasi akin naman po talaga okay. yun. Pinalitan ko ng password and everything. Ang dami ko na po kasi screenshot. So, nakakalap na ako ng enough evidence mm-hmm. para sa kanya. Then, I called the girl. Akala niya yung asawa ko yung tumatawag. Uh-huh. So, sinagot niya. Uh-huh. At alam niyo po yun, inasara-asar niya lang ako. Tapos, ayun na ka na, pag-asara na lang din ako. uh-huh. And, yun na po yun. Yun na yung last. Hindi na po siya dumalaw dito sa anak niya. Walang suporta. Iniwanan niya papa ako ng malaking bills. At ito yung bills sa shop, ako na po yung nagbayad. Okay. Gano'ng katagal na ba siyang wala dyan sa bahay niyo? 3 weeks na po. 3 weeks pa lang naman, mapagsabi ka na. Mag-1 month na po. Kung talaga naghiwalay na kayo ate, no? Kung talaga naghiwalay na kayo, yung arrangement ng mga bills and whatnot, you are still trying to, from his end and from your end, you're still trying to find arrangement para sa mga bagay na yan. No? It's too early for you, hindi nag-support, no? Alam mo kasi ganito, there's a problem with the entire story, ate, with the way you told me your story. Una-una sa lang, ate, you're a victim of a husband who cheated on you. And you had to find out that he cheated on you in the worst possible way. Nagkaroon ka ng sakit. Tama? Apo. Kasi kung hindi ka nagkaroon doon, hindi mo malalaman eh. You wouldn't know. Tama mali? Tama po. Naintindihan ka sa part na yun, ate. No? There's no excuse, there's no amount of reasoning or justification your husband can say para ma-justify niya yung kamanyakan na yun. Period. Alright? But, itong buong kwento mo ate, wala kang ibang ginawa, no? By the way, kung ako, kasi wala ka naman tinanong sa akin eh. Nagkwento ka lang eh. Kung ako. Magiging tanong mo lang naman dito, kung ba ayusin mo pa yan o hindi na, eh, ang sagot ko ate, kaya niyo pa magbago. Kasi kung hindi, wag na.
sa totoo lang po, feeling ko in love na po siya sa babae. Kasi confirm lang nga po na sila na, babe na nga po yung tawagan. At tingin ko hindi na po siya para bumalik dito. Bakit sa mo ako tinawagan? Gusto ko pong humingi ng advice sa inyo kasi I'm filing a legal action na po. Okay. Yes po. Ano klaseng legal action? Gusto ko po siyang idemanda. Anong demanda? Bawsi po. Bawsi? Violence apo. Against women and children. Apo. Well, I'll tell you frankly, ate. I am not in the position to tell you no. Kasi that's your legal right, eh. Sure. As a Filipino, I'm a Filipino, you're a Filipino. Kumbaga, legal mong karapatan yan. If anyone apo. Should want to, to avail of the full protection of the law, it is our due right as a citizen of this country to avail of that. So, kung gusto mo, ate, hindi kita may pigilan. Pero anong pwede ko paglingkod sa'yo? Anong gusto mong paglingkod ko sa'yo? Kasi kung gusto mong magdemanda, ate, hindi para pigilan kita. Yes, po, apo. Di ba? Pero, if you want my opinion, ate, I'd tell you no. Bilang kaibigan, no, ang sagot ko. Pero gusto mo, go ahead. Pero kung tatangin mo, ha? Bakit po no sa inyo? Well, una-una sa lahat, ate, you claim to be the better person than your husband. You are not. You are as guilty as stupid as him. Mm-hmm. You are. Kala mo naniniwala sa kwento mo sa lalaki? Hindi. Madaling kwento kasi version mo yan eh. Wala naman sa evidence niya sa'yo eh. Madaling yung kwento yan, ate. Di ba? Madaling. Naintindihan ko po. Madaling kwento. Hindi maniwala. I don't need you to understand. Hindi ka talaga panipaniwala. Actually, ate, naiintindihan ko yung part na saktan kay. We do stupid things when we are mad. No? Pero imagine natin to. Halimbawa, bukas makalawa. Tama? Apo. Bukas makalawa, maayos kayo. Okay? Yes. Maayos kayo. Halimbawa, di ba? In some, by Jove, some miracle, ate, or some miracles, maayos kayo. Magbahalang kayo. Maayos kayo. Palagay mo hindi kayo mag-iwalay down the line. Mag-iwalay kayo. Alam mo bakit? Apo. Because you've always believed that between the two of you are the better person. That even during those times that you were committing your own mistakes, di ba, with the same brand of your husband's mistake, you were both cheating at each other. Ate, para sinilalokan bawat isa, di ba, during those times that you were cheating on him, di ba, you were still conscious na magiging tama ka, na hindi ka panipaniwala. Apo. Hindi mo kayang aminin nagkakamali ka. Uulitin ko, ate. Ang inayin mo sa kanya... Wala naman po na magitan sa akin. Pwede mo sabihin natin. Yan. Pato binura yung chat. Ano po, siyempre po... Sus. Alam ko po may isipin siyang masama dun. Di ba? Exactly my point. Opo. Di ba? There you go. Gusto mo kapatawaran kayo? Kasi again, dito ano? Again then. You want to file a legal case against your husband? Apo. Baka pag magaling abogado mo, may papanalo ka niya eh. Baka. Baka ipanalo ka niya. Di ba? Apo. Halimbawa manalo ka, what would that make you, ate? Tell me. Halimbawa manalo ka. Apo. Manalo ka, kasuhan mo siya. What would that make you? Para po kasi sa akin yung peace of mind na lang injustice din sa ginawa niyang paninira ng pagtatapak sa karapatan ko bilang asawa at saka sa sinira niyang pamilya namin. Stop. Tama ako. Sa mga paninira niya sa akin. Okay. Yung pagtapak sa pagkatao bilang babae, bilang asawa, okay. Ginawa niya, tama? Yes po. Tsaka pinost niya na po sa Facebook. Wait. Isa-isayin natin. Apo. Because I want you to have the proper merit, ate, kahit na ano lang, intellectual lang, tsaka emotionally, kung bakit mo ito gagawin. Inapakan niya yung pagiging asawa mo, tama? Yes po. Ginawa mo rin ba sa kanya, hindi? Po? Ginawa mo rin ba sa kanya o hindi? Siguro in a way, yes. So, kaya nakakabusis kausap eh. See? Ang sagot mo sa akin, in a way. You see, there you go. Yan ang katarantaduhan ng utak mo, ate. Hindi mo kayang aminin nagkakamali ka. You always deserve the right to be right. You see? Yes. Wala. I'm not there is no argument na yung asawa mo tarantado sa mga ginawa niya. Walang argumento ron. Walang argumento ron. Diba, ginawa niya yung ginawa niya. He is wrong.
ikaw ate, okay. Alam mo mali ka, pag kinukorder ka na, at some point, medyo mali ka lang. Oh, inabakan niya yung pagiging partner mo, hindi mo maginawa sa kanya? Apo. Tagutin mo, hindi mo maginawa sa kanya? Sagot! Opo. Opo, sige po, nagawa ko din. Sinaraan ka niya, okay. Tama. Sinaraan ka niya? Opo. Pinos mo siya, di ba? Hindi mo ba ginawa sa kanya din? Ginawa din po. Ano yung point ko, ate? Whether tama yung pang-justification mo or mali, ate, ginawa mo yung bagay na gusto mo siya maparusahan sa kanya rin. Opo. Ginawa mo yung mga bagay na yun. Kasi sobra naman po kasi yung sa kanya. Sobra na po kasi. Merong involved naman. Naiintindihan tapos, kita ate. Opo. Napaka-immoral na po ng ginawa niya. Ah, so you have the moral high grounds? Oo. So now you have the moral high grounds compared to your husband? Opo. Really? I think so. Okay. Sabi ko sa'yo ate, no, Zara, hindi kita may pigilan. Pero alam mo, itong sinasabi ko sa'yo ngayon ate, ito yung mismo argumento ng asawa mo sa'yo na nalaman niya na may lalaki ka rin. Mali siya. Alam ko naman po sa kanya. Ate, tigilan mo na sa akin yung inamin mo sa kanya. Inamin mo sa kanya yung kaya mong pangatwiranan. Tapo. Ay, tasungkitin mo yung mata ko dito. Hindi ko mapag-uwi sa itmit na yan. Dahil wala ka na may ebidensya, kwento mo na to eh. Apo. Di ba? Dahil, yes, totoo niya natin, di ba nagdududo yung kwento mo eh. May lalaki na, na chinat mo ng chinat, mm-mm, na hindi ka gano'ng nare-replyan, pero pinunta mo sa, ano? Na-fall ka, pero pinunta mo sa trabaho. Yes po, alam ko po mali yung ginawa ko. Di mali, hindi ka panipaniwala. Di ba kadugto yung kwento? Di, ate, maganda. Di ba? That's the problem. Zara, that's the problem. Yeah, kwento mo yan. Kwento mo yan. Yan yung problema ng kwento na to, ate. I can go on all the blabbering about what I think you did. You can just tell me, it did not happen. Wala kang ebidensya, exactly the point. At wala ka rin ebidensya na tama yung sinasabi mo. Alam, di ba? It's your words against my words and my words against your words. You can tell me, tarantado ka ba pa, Jackson? Who are you to tell me na mali ako? No, I get it po. Naintindihan ko yung part na yun. Opo. Diba? But here's where I want you to realize natin yung resolution ng usapan na to. Bottom line natin, in totality, what you're seeking for and what you're after is, listen carefully ha, kakasabi kita ng emotional ngayon. I want us to talk ate dun sa part na naiintindihan kita, but I want you to understand ate, what makes you, what will make you, what kind of a person will make you pag tinuloy mo to. Are you ready? Ready naman, ready po. In totality, Zara, di ba, kaya mo siya itidemanda, di ba? Maliwanag naman, di mo kailangan namang itidemanda mo siya eh. Sustento, bla bla bla, kaya mo igapang yan. Pero karapatan mo yan. Go ahead. Apo. Pero hindi yan, dahil lang, ba't mo gagawin to? Hindi na dahil lang, ba't mo gagawin to? Gagawin mo to. Gagawin mo to because you want to prove you are the better person than him. Hindi po. Yes. Po yes. Zara? Opo. Yun yun. Diba? Yun yun. I-demanda mo siya, ate. I-demanda mo siya. Pakulong mo kung gusto mo. May ebidensya ka naman eh. Wala naman siya ebidensya sa'yo eh. Pakulong mo kung gusto mo. You've got all the evidences. Diba? May screenshot ka. Diba? During the time that they were talking, pinabayaan mo para mabasa mo. Tinrabaho mo to, ate. Tinrabaho mo to. Kasi nun, remember kwento mo to, tiniis mo yung mga usapan nila para magka-screenshot ka. Opo. Ano ba nararamdaman isang sarang nung time na ginagawa mo yun? You want to prove that he is wrong. And he can never prove you are wrong. I-demanda mo, pakulong mo. Pakulong mo. May kulong yan, dadamputin yan ng polis. Bawsi, pakulong mo ate. Karapatan mo yan sa ano, konstitusyon natin. Pero do yourself a favor. Kahit di na lang sa akin. Kasi mataas pride mo eh. You have a very strong personality that even to yourself, di umaayong mali ka. Hirap na hirap ka. Kahit di na lang sa akin. Kahit sa puno ng mangga na malapit sa inyo pumunta ka, aminin mo sarili umali ka.
May mali ka rin. Aminin mo, ate, na may ginawa ka rin, ginantihan mo rin siya. Yes, not for anything else. Not for anything else. Kasi alam mo, ate, our ability to admit mistakes, ate, is our way of giving ourselves the chance to improve on the person that we are. And you are actually, ate, not giving that to yourself. Hindi mo inaamin mali ka. You can't even admit to us na nagkamali ka. Diba, you can't even say yes. At some point niya, ang sagot mo eh. A lot of questions, na-answer mo ba yes or no? Ang sagot mo eh at some point. Apo. Diba? Bakit kita, ba't kita gustong ka, ba't kita ganito kausapin, Zara? Alam ko ikaw yung naging biktima. Wala namang lahat ng gulo na to eh. Kung hindi nang loko yung asawa mo eh. Tama? Kasi yes, down the line, pag solo ka na sa buhay, ate, mag-isa ka na, nag-iwalay na kayo ng tuluyan, solo, single ka na naman, at ganyan ang attitude mo, wala naman tatagal sa'yo eh. You're never gonna learn anything new in life if you think you're always right. I get it. Tinatanong kita, you think you have the moral high grounds compared to your husband? Imagine mo, yung audacity mo sumagot ng yes. Hindi ka ba nalibad-baran? Tinanong kita, matalino ka, naintindihan mo ako. So you think, mm-hmm, Zara, you have the moral high grounds compared to your husband? Sumagot ka sa akin ng yes. Ay, sorry, hindi ko po masagang intindihan yun eh. It's just a hera frog. Ay, sorry naman. Okay po. Hindi ko talaga masagang Yun. Doon ako na ano sa'yo, pero, ate. Pero alam, ano naman po. Alam mo, Zara? Inaamin ko naman po na mali ako. Kaibigan. Ako. Kaibigan mo ako. Bilang kaibigan mo, ano bang gusto ko para sa kaibigan ko? Okay. You've cried enough. Masakit yung ginawa sa'yo. Masakit. Wasak ka eh. Pero bakit yung mga tao nag-comment dito ngayon, hindi sila maawa sa'yo? Bakit? Una-una, you sound retaliatory. Napansin mo ba? You sound retaliatory. Mapagiganti ka. Yes, I know. Alam diba? Ko po. Kasi yun talaga yung gusto kong gawin ngayon. Diba? Palagay mo, ate. Tumawag ka. Diba gusto mo ng peace of mind? Sa'yo, yes. Sa'yo galing, tama? O, pagdugtungin mo yung dalawa, yung tao mapagiganti, magkakaroon ba ng peace of mind? Sagot! I think hindi ko po talaga alam. Actually, clouded po yung judgment ko ngayon. Yan. Because, alam mo, Zara, if you are that kind of a person who would find peace of mind, ate, with retaliation, ay, may mali sa pagkataon natin. Apo. Naintindihan kita, ate. Masarap gumanti sa mga tao na nakit sa atin. Masarap. Nawasak ka eh. Naintindihan kita. Masarap gumante. You know, sometimes it makes us feel invincible kapag tayo ay nakakagante, no? Opo. Yung parte ng damdamin natin na binasak niya, parang part of it nabubuo. Are you following me? But if you don't learn from it, ate, habang buhay kang gagante, bitter. Every time yung alaal ng taong to papasok sa utak mo, galit ka. You are allowing, di ba, the forces beyond your control to affect you. So, anong punto ko? Ang punto ko, ate, kung gusto magdemanda, magdemanda ka kasi karapatan mo siya. Hindi dahil you want to prove to everyone you're a better person. You can tell me all you want, all night, tonight. No, hindi po yan ang gusto ko. But that's how it sounds like. Ang hirap yan. Ate, yung ikaw yung biktima, pero ikaw yung hindi maintindihan. Ikaw yung biktima, pero makakarinig ka ng tao magkasabi sa'yo, eh, bungang hera kasi. And you are. You are. You are. Ang hirap nun. Ikaw yung nasaktan, pero bakit walang kumakampi sa'yo? Bakit di ka maintindihan? Kaya na pa ako nakakaawa sa'yo. Oh, no. Because you're making things difficult for yourself. Uh-huh.
in this entire process, sa kabuuan na nangyaring ito, naniniwala ka lang, di ba, that you are a victim of senseless cheating. Na wala ka namang ginawa talaga. Meron kang ginawa. Nalulungkot ako para sa'yo. And you know what's surprising about this? Wala ka pa sa puntong nalulungkot ka, galit ka pa. Pagkatapos magalit, at dilo. Oh, yan. Yan ang pinakamahirap lagpasan, yung galit. Yes. Yan ang pinakamahirap lagpasan, yung galit. Yan yung face, ate, na kung saan we do stupid decisions. Kung tatanungin mo ko, aayusin ko ba? Eh kung hindi naman niya gusto maayos, bakit mo aayusin? Ayaw mo naman din ayusin din. But you're 27. You are young. You've been down this road before. May una ka ng anak eh. Kinaya mo to. Kinaya mo nga to na mas bata-bata ka. Ngayon paano mas tumanda ka na. Tama ba? Opo. Kaya mo to. Pero ang tanong dito, gusto mo ba ayusin to sa kanya? Maliwanag ate. Kahit gusto mo, ayaw na niya. Pinablik na nga niya na meron siyang iba eh. Kaya mo siya gusto i-demanda kasi you want them to suffer. Karapatan mo yan. Now, sagutin mo yung tanong ko ha. At gusto ko maging honest ka sa akin ha. Okay? Okay, unahin ko ha. Nandun ako, nanggagaling ako mga pangga doon sa premise na karapatan mo to. If you want to avail of your, di ba, of the full protection of the law as a citizen, i-avail mo. But answer this one question. Once you made them suffer, are you not going to suffer as well? Kasi pag nag-suffer sila, nanalo ka man sa kaso at mag-suffer ka din habang nag-suffer sila, hindi ba't sira ulo ka pag ginawa mo yun? Maybe no choice po kasi iniisip niya na po ako sa business namin. Ano na? Iniisip na po ako dito sa business namin. He kicked me out on our Facebook page. Ako po kasi yung kumukuha ng kliyente namin. Parang tapos yun nga po yung economic abuse na ginagawa niya sa akin ngayon, yung hindi nagsisupport. Sorry, nagigets kita. Pero wag kang OA. 3 weeks pa lang kayo wala eh. Economic abuse, parang ka masira. Sorry. Nakikita mo sa kanan, nakikita mo kang gago. Sa totoo lang, kayo na pa sinasabi yan. 3 linggo pa lang kayo confirmed na hiwalay. Naintindihan kita. Baka nga pag kahit 2 days, kaya i-cover ng batas na oo nga. Pero, totoo ba? Gusto mo i-claim yan? Hindi naman. Yeah, there you go. Sino man nagdadagdag ng mga bagay na ikakasama mo ng loob? Di ba't ikaw? Opo. If he is wrong, he is wrong. You were also wrong. Eh, di man naman ang gusto mo atin. Pero kung mag-suffer ka, as you make them suffer, walang point eh. Walang point eh. Pag natapos yung galit, mag-usap kayo ng masensinan. Ayaw nyo na, ayaw nyo na. May tatanong ko sa'yo. Zara. Oo. Anong pangit na ugali mo? Siguro, yung nga po yung nagger, nagnanag kasi ako sa kanya kasi dati, pag hindi niya ako tinutulungan. Siguro yun po yung isa sa inayawan niya sa akin. Is, hindi ko naman po tinatanggi yun. Kasi masalita din po ako eh. Masyado po ako ano. Pansin namin lahat.
Pansin namin. Madaldal po kasi ako eh. Hindi ka madaldal buong ang era. Feeling ko yun po yung ayaw niya. Yun yung ayaw niya pag nagdadaldal ako. Well, depende. Kung nakakarindi. Kung nakakarindi ate, hindi daldal yun. Buong ang ayaw. Opo. Okay. If you want to avail sa full protection ng batas, avail mo ate. Pero pag-isipan mo, if you're going to suffer alongside them, alongside him, and when you suffer, he suffers ate, at yung mga anak niya will suffer alongside the two of you. Well, siguro naman alam mo na kung anong pinatumbok ko dito, no? You still love the guy? You still love the guy? Oh. You still love the guy? Not nabingi, nabingi. No. Pero tell you honestly, hindi ko na po siya mahal. Okay. Yan lang naman inaantay kang... Hindi ka naman niya mahal, di ba? Yes, alam ko po. Kailan mo naramdaman hindi man siya mahal? Actually, naramdaman ko na po to simula nung nagloko po siya sa akin. Unti-unti, nawala. Unti-unti na po talaga. Na hindi na ako masaya. Alam ko po, ganun din siya sa akin. Parehas kami. Sad, no? Oh, sad. Yes po. Eh, kung hindi mo na mahal eh. Anong nga gawin ng mundo? Opo. Mula nung naghiwalay kayo, meron na ba kayong sober conversation? Wala pa po. Okay. Laging pinadadaan lang po sa iba yung gusto niya sabihin, yung gusto ko sabihin. Okay. Okay. So bago mo i-demanda, ate, kung balak mo ituloy yan, mag-usap muna kayo nung sober. Yung matinong usapan bago ka magdemanda. Opo. Yung you both try to find common ground and talk like civilized people to each other. Opo, Jackson, may isa pa po kasi yung tanong talaga. Ay, sorry naman. Okay. bukod po sa mga legal-legal. Kasi gusto ko lang malaman, possible ba yun na in love na agad siya sa girl kahit 5 days niya lang nakilala? I cannot answer on his behalf. Okay. It's anyone's guess. It's anyone's guess. Diba, your guess is as good as mine. Walang pinagkaiba yan. Sa possible ba yun? Na in love siya agad sa kachat niya na bartender? Pwede kita pagbintangan, and your story is as good as my guess. So kung tinatanong mo ako ng mga bagay na tinawa, hindi ko naman din kayang patunayan sa'yo, walang point na sagutin ko. Okay. Hindi ko kaya manghula kasi kung mang, di ba? Pero kung sagot mo sa akin ay kung posible ba? Posible. You're asking for possibility, di ba? Yes. Kasi pag sinabi ko sa'yo, imposible, bakit? Imposible ba? Hindi naman. Do you miss him? Do you miss him? Huh? Do you miss him? Ay po. Nabingi? No, I don't. Hindi po. Hindi ko po siya namimiss. Sure? Yes po. Wala po, pure galit po yung nararamdaman ko sa kanya. Doon nga po ako nahihirapan eh, kasi ayoko na pong magalit eh. Okay.
hear what you have to say for him, to him. Yung sasabihin ko po sa kanya? Yep. Pero unang-una, sira na talaga tayo ng 2018 eh. I tried. Alam kong trinay mo rin. Na maging okay tayo. Alam ko sa sarili ko na trinay ko rin. Ito hindi na talaga eh. I will admit, hindi na ako masaya sa'yo ng 2018 pa lang. Kahit sa mga sakit na ulo na binigay mo sa akin sa mula na naging mag-asawa tayo, hindi ko na ako pinag-iisihan yun. Gusto ko lang mag-iisihan kasi ay pa paano naging masaya tayo. Glenda, alas ka mo, Father. Kasi kung hindi, wala naman tayo sa pinapatayuan natin ngayon. Wala tayo sa... Hindi natin nakumili na pangarap natin kung hindi dahil sa isa't isa. Iyok niyo kahit sa paano kasi... Napasaya mo naman ako. Minahal mo rin naman ako, alam ko yun. Gusto ko lang din sabihin sa'yo yung last na sinabi mo sa akin. Natanggapin ko na nawala ka na. Actually, tanggap ko na yun. Matagal ko nang tanggap na wala ka na. Pero aramdaman ko yun. Alam mo, ramdaman mo din yun. Hindi nag-isip tayo. At sinabi mo sa akin na, hindi ka na masaya. Bago pa pumunta ko kung mababae mo, sinabi mo sa akin, hindi ka na masaya. At si Kyler, man, may work on relationship mo to. Pero hindi ko lang kasi matanggap. Kasi I ask you, maghiwalayan na lang sana ako ng maayos. Kaso ayaw mong pumayag. Ilang beses kong trinay na maghiwalay tayo ng maayos. Na walang involved na ilang tao. Kaso ayaw mo. Bakit kailangan na magkaroon ka muna ng iba bago mo kaya yun. Ganun ka ba kawit? Kung hindi mo kaya mag-isa sa buhay. Bakit kailangan mo gawin pa rin ito? Bakit kailangan mo akong plastikin? Bakit kailangan mo akong tiraan sa mga pamilya mo at kaibigan mo? Sabi ko na lang, alam kong hindi ko yung best ko bilang asawa sa'yo. Hindi man ako perfect na asawa, alam ko yun. Pero wala akong pinagsisisihan kasi ginawa ko yung best ko. Ginawa ko na lang yung best ko kahit na hindi ako perfect yung tao. At hindi ako perfect para sa'yo. Sana, ayaw mo paka-plastic pero hindi. Ayokong hindi mo na sana maging okay kayo ng babae, pero kung ano yung bigay sa unidad, sana maging masaya ka na lang. Good luck. Good luck sa pinaplano mong pagtira sa Thailand. Ano may future ka dun? Kung ano man yung decision ko ngayon, sa paglaban ko, alam ko kailangan kong gawin ito. Hindi kayo mismo ng pamilya mo ang pumilit sa akin gawin ito. Nagbigay naman ako sa'yo ng salita dati na hindi ko gagawin ito. Basta walang involved na tao. Pero nung na-confirm ko na natuloy yung surprise mo sa babae at naging kayo, ang laki na nang ginagastos mo sa kanya. Samantalang wala akong maibigay sa akin, ay sinungaling ka pa na nabayaran mo yung meral ko. Ang sakit lang. Sobrang panggagago mo sa akin. Sobra-sobra na eh. I think you should learn your lesson from this. Itatry ko pag-isipan mabuti to. Pero sa ngayon, buong-buong loob kong gawin ito. Pagdasal mo na lang na sana, mawala yung galit ko. At yun lang yung nararamdaman ko ngayon, walang iba akong di galit. Huwag ang assuming na namimiss kita.
sorry po. Yun lang po. Yun lang po. Yun lang? Yun lang po. Para kanta nga. Wala naman po talaga akong gusto sabihin sa kanya. Para kanta nga dun ah. Sorry nga. Para kanta ka dun sa Para kanta ka dun sa part na maghiwalay tayo pero ikaw magsusunod sa gagawin niya sa buhay niya. Tira ulo ka ba? Ay, hindi naman po. Na, masaya bang ganun? Parang wish ko na lang po sa kanya yun na sana. Hindi, di ba? Sabi mo sa kanya, maghiwalay kayo ng maayos. Apo, maghiwalay kami na lang sana ng maayos. Oo. Na walang involved na iba. Anong pakialam sa gagawin niya pa naghiwalay kayo? Ay, wala naman po kung pakialam na kung ano yung gagawin mo. Oh, eh, bakit? Bakit? Eh, bakit? Bakit pala? Ba't mo issue yun? Kasi yun ang pinuputok mo. Kung maghihiwalay kami, sana, walang involved na iba. Yun lang naman po sana. Hindi yung katulad na parang inano niya pa ako, niloko niya pa po ako ng 1 month. Nagigets ko yun natin. Na pero ka. Ano, okay. Alibay mo na lang yan. Mm-hmm. Alibay mo na lang yan, ate. Tignan mo, ha? Ganito, ano? Alam mo, kanina pa kita usap, ate, no? Apo. Kanina pa kita usap, pero hindi mo yata naiintindihan kung ano yung, kung nasaan ako nanggagaling sa pinapayo ko sa'yo, no? Ano mo, pakialam ko, maghiwalay ka ng tuluyan, eh? Ano mo, pakialam ko? Ano mo, pakialam? I care about your welfare after ng lahat ng to. What will this make you as a person? Will you become better or worse? Sa tono ng pananalita mo ngayon, you are going to be a worse person. Pwede ko. Ah! Pwede ko to think that. Ano na? Pwede naman po ko sa mga consequences na gagawin ko. Panaintindihan kita, ate. Karapatan mo yan. Ulit-ulit ako. Opo. At mahirap ka nang kausap. Pero tinan mo, ha? Ayaw ko naman talagang gawin sa'yo to, pero pinilit niyo ako. You see? Yes, po. Kasi nga po, pinagtulungan ako ng parents niya. Naintindihan kita kung galit ka. But if you're going to do something, own up to what you're going to do. Magdidemanda ka na lang, sila pa ibibintang mo, ba't ka magdidemanda? Are you out of your mind? Saan naman po kasi yung dahilan? Naintindihan kita. Oo, karapatan mo yan. I said that already. Mm-hmm. But look at where, di ba, where you draw the line. Itidemanda kita kasi, di ba, itidemanda ko kita. Dahil karapatan ko to, dahil you deserve that. Hindi yung itidemanda kasi pinilit nyo ako. Hanggang kayo nag-ibinta ka na ibang tao? Kasi po hindi. Nag-hapon po yung parents niya. It doesn't matter. Yan ang hindi mo na... Ako po nasabi yun. Hindi, look, hindi mo na intindihan. Hindi mo na intindihan. Sana ako nanggagaling ngayong gabing dito. Sabi, usapan natin. None of what I'm going to tell you will make you change your mind. That's not my concern. Apo. Yes, you are old enough. Kaya mo na yan. Tinawagan mo ako. You call the show, I'm your friend. What do I care about? I care about what will that make you as a person? Kung magdemanda ka, magdemanda ka. Pero huwag ka magturo ng iba. Ba't ka nagdidemanda? Ate, narratives is everything. And you are changing your own narratives. And it's going to make things worse for you. Imagine mo kano kaya stupid din narinig ko? Mag-pray ka na lang na ganito, Keme. Kaya ko lang gagawin ito dahil pinilit niyo ako. Totoo? Mag-i-demanda kayo, pintang mo sa iba kung ba't mo gagawin? Pero gagawin mo. Hindi ka patanga nun. Diba? Mag-demanda ka, mag-demanda ka. Turo ibang tao. Wala kang panagkaiba sa mga babaeng iniwan, nagpasalon para manghinayang yung ex nila. Nakakabobo yan. Because if you're... Look, Zara, if your motivation is makalimutan siya and yet you do things para mapektuhan siya, nakamove on ka ba? Nakakawala ka ba? Hindi, di ba? Punong-puno ka ng galit. Hindi cute. Punong-puno ka ng galit. Yes. Alam ko naman po yun.
Magdemanda ka. Mahuturoy ba? Magdemanda ka lang. Mahuturoy ba? Kasi kung pipilitin mo ngayon sila ang dahil lamat kang didemanda, pipigilan kita. Hindi pala gusto eh. Nauto ka lang, gano'n? If you allow anybody ate to control you emotionally every time they will tick you off, alipin ka nila. Ang dami yan. Apo. Kung kada may tao sa paligid mo na kaya kang galitin anytime, every time na gusto nila, magiging alipin ka nila. You will become their slave. Uulitin natin. Apo. I wanna hear your message for him. Apo. Uulitin natin. Apo. Anong mensahe mo sa kanya? Kumalma ka ng kaunti ate. Pagbawas na yun ang konting galit. Ano po? Kasi wala lang po talaga ako gusto na sabihin sa kanya. Meron. Ngayon ang plastic ka para. Minalkateri nga ipin mo. Meron kang gusto sabihin? Wala lang po yung gusto ko talaga sabihin sa kanya. Ayoko na po talaga. Ayoko na sa sitwasyo na to sa totoo lang. Maniwala tayo hindi mo na mahal. Yay! Aawa ko sa'yo, ate. Maraming hindi naaawa sa'yo, pero naaawa ko sa'yo. Okay lang naman po, hindi naman pa naghahanap ng awa nila sa akin. Hindi naawa ko sa'yo, ate, kasi... Hindi naawa ka isa akin sa'yo. Naawa ko sa'yo because it will still take you a while to start healing yourself because you haven't realized how deep diba the pain is. Kasi ngayon, ang nararamdaman mo, hindi pa pain, galit pa. Na? Galit pa. Well, I guess there's no shortcut. Siguro wala namang shortcut para makausap natin yung mas kalmadong version ni Zara. Kasi yung gabi, Gina G ka eh, no? Punong-puno ka ng galit, no? Okay lang. It's human nature. Naintindihan kita. At naintindihan kita kung ngayong gabi hindi mo kayang tutok. Diba, tutok? Sorry for the term. To talk sense, no? Kasi galit na galit kayo. Alam mo naman yan, eh. Pag galit tayo, we do stupid things. Ang tunay, tate, yan. Ipagpalagay na natin na sobrang galit mo and you sound stupid at some point. Galit kayo, nasaktan kayo. Nagigets ko yun. Make me a promise. Tawagan mo kapag kalmado ka na. Pag hindi galit yan, laman ng puso mo. I'd be willing to talk to you. Diba? Pinarosahan ka niya na, pinarosahan ka na niya at nasobra. Huwag mo nang parasahan sarili mo. At yun ang ginagawa, pinaparasahan mo ang sarili mo ngayon. You are. You should know that. You're just making yourself suffer. Ganun talaga siguro. Ang shortcut dyan, so... Pero bata ka pa naman, 27 ka pa lang. Huwag mga pala ito, dagalit ka ha. Okay? Sorry po, I sound dead. Okay. No. You are hurt. Nagigets namin yan. Tonight, ang dami ko sinabi sa'yo na profound, pero hindi mo na,
hindi mo na na-digest eh. Sobrang galit mo eh. Hanggat nagalit ka. Hanggat nagalit ka. At naiintindihan namin. Naiintindihan namin. Naiintindihan kita. At the very least, I understand you. May gusto ka pa pag-usapan? I can talk to you until one. Okay lang ako. If that's what you need, kausap, okay lang. Kasi Papa Jackson, ang totoo lang po, wala kasi akong pamilya dito ngayon na matatakbon eh. Di katulad niya. Bakit ba kinukumpara mo sarili mo sa kanya kayo na ka pa? Kaya ka na lang, tinan mo na kita mo ba? Kung wala kang matakbo... Kung wala kang matakbo ang pamilya, ate, naiintindihan ko na wala. Pero pare kumpara mo sa kanya, pinapalala mo sitwasyon eh. Kasi nga po nakikisali po yung pamilya niya. Pamilya niya yun? Doon siya galing? Ah, gusto makampihan ka nila? Hindi naman. Oh, pala, anong point mo? Kaya po ako tumawag sa inyo. Para lang din po. Para? Para po mahihingi yung panin yun. Itindihan ko naman po kayo. At puro galit na nga lang po inararamdaman ko ngayon. You'll be better. You know? Yeah. Sabi nila, yung pain daw, di ba, will heal in due time, na? Yes, and, yan ang ano, that's the mystery of time, walang shortcut. You have, really have to go through it. Kung gaano kahabang panahon para gumaling ka, nakadepende yan kung paano mo tutulungan ang sarili mo. Kapag ako. Hmm. Bakit? Ano pa? Kapag ako. Yun lang ate ha. Maming ka na ang pagkakamali mo. Gaya hindi na sa akin. Hindi mo na kailangan kumbinsihin pa ako. Stubborn din naman ako eh. I believe what I believe. So. Kahit sa puno ng mangga na lang ha. Alam mo kaya tinatsaga kita? Alam mo ba sa group chat natin, ay sa group chat tuloy, sa live natin, daming galit sa'yo, daming namubuisit. At ako nga ako, ikaw yung victim, sa'yo sila naiinis eh. Ito naman ko sila masisipit, hindi nila hindi. Actually, hindi nga kanila ate. Hindi lang sila simpatetik sa'yo. Alam mo ba't kaya tinatsaga? Alam mo bakit? Oo. Alam mo ba't kita tinatsaga? Bakit po? Kasi ate, I can see myself sa'yo. Hindi tayo nag-cheat ka. Hindi ako dun sa part na yun nakakarli. Nakakarli ako sa part na ang hirap umamin pag mali ka. Alam ko naman po na mali ako eh. Well, alam ko po na may mali ako. Kaya po umamin ako sa kayo. Well, ate, wait lang. Napaka-defensive mo, no? Hindi ko matapos yung sentence. Umamin na po ako sa kanya. Parang busin mo kayo yung sentence. Hindi ko alam kung anong defensive din, pero umamin po ako. Yung part na ano, na... Yung part na hindi ko natapos yung sentence ko. Yung defensive doon. Pwede ka na tuloy? Sige po. Mahirap yan natin yung ganyan. Yung... You feel like you're always under attack. Diba? Na feeling mo, obligado ka na
ang laging response mo ay para saktan yung mga tao na nakita sa'yo. Sometimes it doesn't work that way. Hindi lagi nag-work yan. Well, siguro magkaiba tayong tao, but if it will make you feel any better, then go ahead. There will be lessons, tons of lessons dito sa naging relasyon mo at sana mabit-bit mo yan. Kasi kung next time, ate, mauulit lang to, eh nga. I hope na nakatulong ako sa'yo, ate. Feeling ko hindi. Nakatulong naman po. Luit yung serum. Ako na ito, kasi nakakuha ako ng other side na napapakinggan ko. Hindi kasi lahat na nakakausap ko po kasi syempre lahat sila ano sa akin eh. Ano? Yung tama ka, ganyan. At least ngayon po may nakausap ako na you're wrong. Alam ko may mali akong decision dito. Na may mga mali akong ginagawa na hindi ko alam. Na mali na pala to. Yung mga ganun po, at least narinig ko po sa inyo yan. Kaya nga po tumawag ako sa inyo kasi expected ko na po to na you will be honest to me sa kung ano yung pwede mo pong sabihin sa akin. Well, I appreciate it. And I am wholeheartedly accepted it. I appreciate that. Masarap din po kasi sa pakiramdam na narinig mo yung something na mali sa'yo. Na hindi ka kakilala o hindi ka kinakampihan ka kasi kakilala ka. Ganun po. O mag-guess ko naman po yung point mo. You'll be better. That's a promise. Papo. Kung kailan, that will be up to you. Yun lang naman po yung kalaban ko ngayon, yung galit ko ngayon. Yan. Yes po. Alam mo ba, pag kinalaban mo yan, hindi ka manalalo kahit kailan? Yes po. Tawagan mo ako ulit, ha? Magkakwentuhan tayo, ha? Huwag ka mapatatuan, ang galit, ha? May mga ganyan, eh, no? Yung nabroken heart, nagpatatuan, no? Tapos kapag gumaling na yung nararamdaman, mag-sisi. Natawa ka parang... Cover up na lang. You'll be better. You'll be better. I will be waiting for the time that you're gonna call the show, ate. You don't have to be completely healed, but just a little bit better. No? Kasi naniniwala ko, you're a wonderful person. Hindi lang makita kasi punong-puno ka ng galit. Ba't ka umiiyak? Mag-TikTok ka para sumaya ka. Bawal yata mo lang sa TikTok eh, para masaya din. Anything else? Mano. Sure? Patensya na lang po na inisipin niyo ako. That's my job. Okay na? Okay. Get well, ate. Kaya mo yun. Bata ka pa naman. Salamat sa pagtawag. Salamat sa papadakin. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye po. Ay, nako. Ilo sa mga nakarelate. Ah.
Dumana kami from England dan broken hearted me. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, kung sabihin ra, Diyo, sabihin mo.